That's good to hear para at least kaya paano eh. Alam namin yung i-expect namin sa'yo. Pero syempre, katulad nga sinabi mo, pag nagsimula na yan at binlog mo eh, ano kaya mga kalokohan yung Reaction ng tao, mangyayari? no? Oo, Oh, tsaka kalawa. love trip. Hindi, ito muna ang abangan ng mga tao sa akin. Siyempre, more on fitness, no? Gusto ko rin talagang bumalik sa dating in shape talaga na ako, no? Pero hindi natin makukuha yan sa madali. At baka kasi may mga supporters tayo or viewers na ang tagal naman ng process, yung parang sila pa yung naiinip, no? Sana sumuporta lang kayo. When it comes to basketball, makakita kayo ng mga funny moves sa akin. Pero basically, hindi ako magaling, pero hindi rin ako bano. Kumbaga, nandun ako sa average player ng basketball, kung saan yung nakikita nyo sa kanto na may tira, ganon, may dating sa court, pero yung hindi yung magaling na magaling, as you expect, hindi ganon. I-expect ba namin bro na one of these days na magko-call out ka ng kakalabanin na vlogger sa basketball? When it comes to call out, siguro I'll be more lenient na hindi na yung actually si Tigasin eh. Si Tigasin ng Cavite ang gusto kasi one of these days nakita ko yung vlog niya eh, nagbabasketball siya eh. Oo, Natuwa marunong din. ako. Marunong din, may shooting. So, sabi ko, Pwede, parang pwede yan. kaysa kung ano-ano yung ginagawa namin para makita ng mga tao na it's not all about fights. You can do your thing on other sports. So, sige, basketball. So, kaya gumawa ang vlog kanina, no? Nag-react ako dun sa mga napanood ko. Tapos, naalala ko si Tigasin. Sabi ko, ikaw, Tigasin, hindi na kita amunin sa kung ano naman. Daanin natin sa basketball. Dayuin mo ako sa Pampanga. At pagbibigyan ko talaga yan, dahil kahit matangkad yun, Tangkad mabilis ako nun. eh. Matangkad Oo. nga yun, papayungan ka lang nun eh. Pero iiwan ko yun. Nakita ko mukhang nahihirapan siya tumakbo pang konti. Parang hirap siya sa pagtakbo, so mabagal siya. Sabi ko, doon ko siya dadalhin yan. Pero when it comes to outside shooting, hindi ko rin masusupalpal yun. Mukhang hindi eh. Tangkad Oo. nun eh, tapos mukhang Sa may tangkad shooting. eh. Tangkad eh. Mahaba pa ng kamay niya. Oo. Kumbaga, it will be a good show. Kumbaga, kung kami, magkakalab kaming ganon. Siguro si Tigasin ang unang-unang lalabanan kong vlogger ng one-on-one basketball. Sige, masaya yan. Looking forward kami dyan na makita kayong maglaban. Hindi man sa boxing na gusto niya, eh, sa larangan naman ng basketball, which is yung nga Kung bagong talaga in-adventure nakatuto mo ka na sa vlog. akin, tol, kung nakatuto ka sa akin nung panahon talaga, naglalaro na kami nun nila Boss Doggy ng basketball, nung taga dito pa siya sa Pampanga, nakaka-basketball ko sila. Ayun, magagaling din talaga rin yun, may tira din talaga sila. Kumbaga, mahirap din silang kalaban kasi talaga meron sila. Nakakalaban nga nila yung Mavs Phenomenal, di ba? Oo, yun ang sikat talaga, yun. Dire-diretso na yung sikat nun eh. And speaking of Grabe. Mavs Phenomenal, hindi malayo, siguro one of these days, hoping, kasi yung isa kong tropa na vlogger ng Pampanga, taga dito sa ngayon sila Coach Mavs, halos sila nakalaro na nila. Sila Coach Mavs. Ayun. So ako lang yung hindi nakakaano ng sked kasi nga sa mga nangyari, no? So lagi nila akong ini-invite, tol, tara, puntahan natin, dayuhin natin sila Coach Mavs. Eh kasi kumbaga parang kapitbahay na village lang namin sila eh. As in walking distance lang sa amin. Lapit lang pala dyan. Oo, so kung Sigurado saan sila kilala ka ng mga yan. ay sigurado, oo. Oo. At nakuwento na ako ng mga nakalaro nila, mga content creator dito na tropa. So ayun, Solid siguro yan. one of these days antayin ko talaga. Kaso magagaling yung mga ngayon, hindi naman tayo ubra doon, kumbaga Ano experience lang, talaga. tawag ito, good vibes video lang. Oo, good vibes. Hindi, kahit ako, 'di ba, may alam ako sa basketball. Pero pag yung mga ngayon, ano yun, extraordinary sila sa basketball eh. May mga kakaiba silang galaw eh. Yung Oo, kumbaga marami kang pang matututunan dyan bro, for sure. Mga superstar technique. yun doon. Sobrang solid na solid. Well, looking forward sa mga ganyang vlog at saka sa mga collab mo, alam naman natin na kilala talaga yung Mavs Phenomenal na yan. Kaya looking Oo. forward na makakollab mo yung mga yan Ako rin, one of looking these forward. days. Kasi more on ano sila ngayon eh. More on dayo para. Sinusuyod pala talaga nila ang buong Pampanga. No? Na, which is may nakakatalo sa kanila. Na nagiging proud ako dito sa lugar namin. May tumatalo sa kanila pala. Sabi ko, magagaling din pala yung taga sa amin. Sabi ko. Nagugulat din lang ako. May nagko-comment bro, may mga nagko-comment. Nagtatanong sila kung sino daw sa tingin mo yung may malakas na dugo sa inyo.
ng asawa mo. Kasi makikita mo naman yan sa mga pamilya ng asawa mo, pamilya mo, kung sino sa tingin mo yung magkakaroon ng mataas ang chance na kamukha ng asawa mo. Yung sa side mo ba o yung sa side ng asawa mo? Palagay ko sa akin, sa amin talaga. Malakas ang dugo niyo, bro. Oo, palagay ko. Kuwang-kuha. Excited na ako yung mga bilog kong matang to. Makuha lang ng anak ko. Jackpot na yun eh. Tapos yung ilong, sana makuha talaga yung ilong. No? Mahirap makuha. Yung ilong talagang dinadasal ko na sana mamana niya talaga yung ilong ko. No, kasi ito, hindi ito peke. Kaya ganyan yung hindi peke yan. Tutunay yan. Diba? Well, at least alam mo na na ano, na, sa, na misa makikita mo kasi yan talaga sa ano eh. Sa dugo ng magulang nyo kapag nakita mo, uy, halos magkakamukha kami ng mga kapatid ko. For sure, malakas yung dugo nyo nun. Na especially pag nagkaanak ka. Pero yan, excited na rin kami na makita at kung paano mapapalakihin yung anak mo. Lalo na tilalagay mo sa vlog yan, di ba? Oo. Nagbabasketball ka ba? Sinubukan ko dati, pero hindi na ako natuto. Kasi ang nangyari sa akin, bro, high school ako noon. So ngayon, nung una kong try mag-basketball, PE. So nag-basketball kami. Eh yung mga classmate ko, marunong na. Doon ako nakaranas, nasiko sa mukha, nasiko sa muso, sa ilong. So iniwasan ko na mag-basketball. Tapos nag-try uli ako nung college naman. Umuwi ako ng probinsya. So ngayon, nakachinelas lang ako. Nag-basketball ako. Eh wala nang ginawa yung mga kalaban ko, kundi apakan yung pa ako, sikuhin ako, banggain ako, eh payat pa ako nun, niniwasan ko. Hindi na ako natutunan. So ito, tanongin ko lang, yun sa ako. Ng katawan. Besides bodybuilding, ano pa yung sports mo? Besides bodybuilding? Running lang eh. Running dati, o. Alas mo! Takbo lang. Alas mo, Captain. Wala na, yun lang eh. Last one. Alis, di ba? Kulit mo doon, kulit mo doon. Kasi kaya, pag ginawa mong sports yan, ang talagang sports na gusto ko, CrossFit, bro. CrossFit. Oo, mahirap din yan. Mahirap din ang yun. CrossFit. Kaya, nung nahilig ako dyan, nung nagkaroon ako ng time, yung mga sinalihan ko, Spartan race. Yan. Yun maraming obstacles, no? Oo, obstacle course. Yan yung mga gusto ko. Yan yung mga gusto ko. Ano ka na ba? Finisher ka rin ba niyan ng mga obstacle runs na ganyan? Naging finisher din ako niyan. Oo, solid. So, para sa akin, yan yung para sa akin na gusto kong gawin. Kasi yung pag-workout, tagal na rin ang nag-workout ako. Yung ginagawa ko na lang to para maging healthy, pero hindi na katulad dati na talagang pinagtutuunan. Competitive, no? Oo. More on para maging healthy ka na lang. Maintain na lang kasi ako. Pero hindi pa rin sarado yung isip ko na one of these days, sasali ulit ako sa Spartan, yung mga ganyan. Oo nga, well-maintained naman. Kitang-kita ko pati sa banda sa kilikili, may bilbil ka na eh. Well-maintained. Medyo tumataba na tayo ng konti. Paano ba naman hindi tataba? Sa lahat ng live, nakatutok ka ngayon, tapos kakain. Mag-wolo ka, tapos yung whey protein mo dyan, parang ano na lang, juice na lang yan. Oo, nakapasarap na minsan eh. Kaya minsan nakatutok na lang ako sa inyo eh. Exercisein mo din, pag may time. Papawis din, pag may time. Ikaw ano? Tingnan mo yung mukha mo. Dati, payat pa. Ngayon, don't get me wrong, pero talaga nagkakawig na kayo ni Charis Pempenko, ha? De, peace. Okay lang yan. Nag-guess mo yan. Mukhang kailangan ko na magpapayat, ha? Oo. Kailangan mo na. Nananabangan na ako nga rin, eh. Ito yung maganda. Palagay ko. Total, nandiyan ka rin naman sa industriyang yan. Paunahan tayo mag-show results. Isa ka sa mga yayabangan ko. Ano? Call ka ba? Sige, try natin. Palagay mo, brother. Pero mukhang prepared ka na eh. Ilang buwan ka nang naghanda eh. Hindi rin. Uy, look at my tummy. Papakita ko sa inyo. Ayun, look at my tummy. Wala pa yan. As in, walang-wala pa yan. Pag ako nag-lose weight talaga, tsaka kumakain pa akong rice niyo. Parang ang last time na nakita ko talaga na sobrang condition ka nung nagba-vlog ka na ang dapat na makakalaban mo si yung si Boxer Boy.
Melbs. Oo, yun, solid talagang yun. Talagang kondisyon ka nun eh. Kita ko eh. Kondisyon ako nun, oo. Six-pack diba? Pa rin ako nun. Tapos parang last year lang ata yun eh, no? Last year, oo. Oh, last year. Oo. Ganda nga eh. Nung, diba, nag-delete ako ng mga videos ko. Tapos nag-backtrack ako ng mga vlog ko, chinek ko. Tinira ko yung mga konti yung banda dun eh. Sabi ko, layo ng itsura ko nun. Ang ganda eh. Kumbaga, astig. Oo, sabi ko. Solid eh. Solid din, layo ngayon ha. Sabi ko, kailangan ko ibalik. Na-inspired din ako, nag-backtrack ako. Sabi ko, ito pala ako dati. So, kailangan ko bumalik. Kailangan ko bumalik sa ganun na, ano, syempre. Lalong-lalo na, sa industry natin bilang social media influencer, kailangan natin dito yung may dating. Diba? Mm-hmm. Totoo yan. Kasi parang artista na tayo dito eh. Kaya kailangan tama. Yung ating image ay katulad ng pag-aalaga ng mga artista sa image nila. Tama. Talaga. Kasi naandyan din yung ating puhunan. Unless na lang kung komedyante ka, di ba kailangan magpa-pogi, di ba? So anyway, kabakal, no? Thank you. Baka may mga huling katanungan dyan bago ako bumalik dun sa party kasi mga tropa ko eh. Sige, bro. So maraming salamat sa iyo. Pero sa mga gustong magtanong, okay, magbigay tayo ng mga dalawa, tatlo na katanungan mula sa ating mga viewers kasi marami rin mga nagko-comment dito, may mga nag-aaway pa nga. So okay, comment kayo mga kabakal para maitanong natin dito kay Billy Jack Sanchez. Okay, tingin tayo ng mga tanong. May mga mamaya na kayo mag-aaway, mag-comment muna kayo. Okay, mag-aaway dyan. Nakakatawa, minsan magbasa ng mga comment eh, no? Gugulat ko na lang, parang may mga nag-aaway sa comment. Ito. Mag-aaway din. Oo. Sabi ni Ice, Billy, paunahan tayo mag six pack. Sabi ni Ice. Kilala mo ba si Ice? Nagko-comment po sa iyan. Hindi eh, hindi ko kilala. Pero sige, if you will take me as one of your inspiration, no? Sige, tuto ka sa vlog ko. Tingnan mo ang mga mangyayari. Siyempre, ako, gusto ko yung mga challenges na ganyan. Talagang seryoso ko yung yan. Ito pa bro, maganda to. Lalo na sa bago mong content. Sabi ni Nelson Panlaki, Billy, si Kim De Leon ng Mavs ang hamunin mo ng 1v1. Ay, ganun ba? Bala ko sana si Reaper eh. Kasi baka may labas ko talaga yung talent ko eh, si Reaper. Pero anyway, hindi. Sige, I'll take note of that. Si Kim De Leon ng Mavs. Okay, one of these days, if I will be able to meet the people, sige, through my friends. Yes, yeah, solid siguro, yan. Siguro, yan ang sasuggest ko. Tama. Kim De Leon ng Mavs. Okay. Yes. Ito pa bro. Take note of that. Ito ay siguro good vibes lang to. Sabi niya, tanong, nabilhan na ba ni Billy Jack ng helmet yung GF niya? Hindi ko binilihan. Binigyan ako pang helmet niya. Kumbaga, hindi. Actually, mali ako ng term. Binigyan ako ng mga helmets noon pa. Ang dami ko nga naging helmets eh. Kumbaga, tambak nga yung mga helmet ko dahil nga... Oo, napumutok yung issue na yon. Oo, dami nagbigay ng helmet sa akin. Kumbaga, andyan lang sila. Di ba? Sorry. Hindi mo na kailangan kasi more on drive ka na eh. Hindi, ngayon, katulad nga, nakamotor ako. Kailangan pa rin. Kasi nagmamotor pa rin ako. Yan, isa pa pala yan. Buti, speaking of motor, no? Kasi nagbabalak din ako mga pitik-pitik na motovlog. Isa pa sa mga abangan ng mga tao yan, yung motovlogging sa mga lugar na pupuntahan ko. Oh, alam ko, magaganda rin yung lugar dyan sa inyo eh. Hindi dito sa amin. More on sa malalayo din. Sabot na, brother. Balik ka. Okay. So ito, bro. Sabi ni Edmond Rodriguez, lalaban ka ba ng rap battle kay Damsa? Pass. Hindi ako... Ako yung... Pass na. Basta pass, no? I don't want anything connected with the people anymore. I don't want anything from them. That's it. End of story. Alright, no? Sige. Iwasan na rin natin since naman na ayaw mo na. So, yun lang. So, more on yun. Abangan daw nila. Wait lang. Last na to. Sabi ni Leo John Bruco, Billy, open ka pa rin ba sa URC? Ito nga, guys, no? Nasagot ko na yan sa mga one of my previous lives. I will not be entertaining anymore any fight match, no? Kasi napatunayan ko na yung sarili ko na kahit talo ako, the mere fact that I stood up in a cage fight or in a boxing fight, masaya na ako doon. That I showcase to the people na
kaya ko din kahit na I'm new into it, kaya kong makipagsapalaran. Kumbaga, it's not for me, tsaka ano no, di biro rin yung industry niyan. Recently, we just had a boxer, pro boxer who just died because of just his sparring. Training pa lang yun. Imagine that one. Hindi kasi biro, hindi sa mga fanboys dyan, no? Ito lang masasabi sa inyo, sa mga wala talagang basic experience about fighting. During a sparring match, akala nyo sparring lang yun. No, it's a real fight. Mm-hmm. Talagang so, pwedeng mangyaring masama. Hindi ko naman sa inaano, kung ibabalik natin, no, kay Bocal, doon sa nakasparring ko si Bocal, no, sabi ko lang ganon para hindi na natin siya nadadawit sa mga bagay-bagay. Si Bocal, tingin nyo, biglang, it's not my intention to knock him out. It's just so happened. What if the man, because of just a sparring match, died? Na nangyayari talaga. Even with full gears, no? Delikado ang fighting. If you are willing to die and you see yourself just fighting and you are willing to die during a fight, well, maybe fighting industry is for you. But if you are not willing to die within a fight, even just in a sparring, wag mong pasukin. Kasi ako, ganun ako, hindi ako prepared para mamatay lang dahil lang sa suntukan, no? Marami akong gustong gawin. Hindi na para sa akin yan. Siguro makikihype na lang ako na magre-reaction ako sa mga fighters, tapos susulsol. Susulsol ako. Solid yan. Susulsol na lang ako. Sino bang mas better na fighter? Ganon, di ba? Painitin sila. Para siyempre, lahat sila. Para talagang into fight, di ba? Ayoko, autopass na ako any fights. Autopass. Alright, maraming salamat. Actually, meron mga looking forward. Katulad ni Isa, sabi niya, sige Billy, mag-moto vlog ka. Solid talaga ako na watcher mo. Moto vlog for life. Yeah. De, actually, kaya nawala lang gana, kung napansin mo rin, nung mga early stages ko dito sa YouTube, no, nag-moto vlog ako. Nag-ano pa nga ako, trail pa ako gamit yung dirt bike ko. Nag-moto cross pa ako. Tapos nag-travel din ako. Sabi ko, parang bored yung tao. Parang nakilala kasi nila ako nga sa ano eh, Daragan eh. So, ngayon siguro, it's not too late to start kahit pahinay-hinay, no? Wala naman nakuha sa madalian. So, sige, let's give it a try. Motovlog tayo, mga tol. May mga pwede pa bang alternative ang motovlog? Kasama din ba sa motovlog yung kahit bike lang? Parang yun, no? Parang hindi ko nga, ang galing ng tanong mong yun, no? Diba? Kasi, oo, may parang yun. May mga nagbabike, no? Minsan, tatlong oras, papuntang Laguna, papuntang Cavite, diba? Tama. Din? May mga ganun, tol. Merong isang influencer na rin yan, napapanood ko, from China. Ang ginagawa niya, may internet siya, data, mobile data, tapos naka-live siya habang nagbabike, tapos nagkikwento siya habang nagbabike. Filipino yun. Tama ka dyan, umaabot siya ng 3 hours na naka-live, tapos nagbabike-bike lang siya. Road bike gamit niya. Nakalimutan ko sino kasing vlogger yun, napanood ko na yun. Nakalimutan ko na yun. So, laging dumadaan dati sa newsfeed ko yun. Solid yun. So, pwede, ito naman kaya, pwede bang mag-motovlog ng parang ano, instead na meron kang bike, instead na meron kang motor, maglalak. Walking vlog, no? Oo, walking vlog. Kasi bro, meron ako mga kilalang ganyan. Minsan ako din, parang, yung minsan gusto mo lang maglakad, especially sa probinsya, di ba? Hindi man ganun kainit. Lakad-lakad lang. Tingin ko okay din yun. Meron ng ganyan sense ng vlogging, yung walking. Sa trail, mountaining. Sa trail, trekking. Pwede, hey, what's up, bro? Late kayo? Anong basketball kayo, mga tol? Alright. Ayun. Sorry bro, maraming salamat sa time na binigay mo. Sure. Sige. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, Captain Barbie. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa inyo at salamat sa iyo, Captain Barbie. Peace. Salamat, bro. Joking.